Nagpabala ang mga egg producer ng posibleng shortage ng itlog sa susunod na buwan. Kaya ang mga panghandang ginagamitan ng itlog tuwing Pasko may abiso ng taas presyo. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mula almusal, tanghalian, merienda hanggang hapunan, may itlog na present dyan. Mura na kasi, busog ka pa. Pero paano na ngayong nagtaas na rin ang presyo ng paborito nating itlog? Sa ilang tindahan, tumaas na hanggang 50 sentimos ang kada piraso ng itlog. Ang isang tray ng medium-sized egg na may 30 piraso, mas mahal na nga sa isang kilo ng manok. Kaya ilan nating kapatid na sa itlog kumakapit, dismayado. Ito kasi naman talaga yung pangunahing inuulam kasi siya yung mura. Kahit tumaas siya ng piso, malaking bagay kayo, lalo na ngayon, pandemic. Apektado rin ang mga may karinderya. Kung mataas, siguro sa medyo mababang size na lang po ako kukuha. Maliit lang talaga siya. At dahil magpapasko na, ang mga nagtitinda ng dessert na kasama lagi sa Christmas handaan, damay din. Ang ilang tindahan ng leche flan, nag-abiso na ng 5 hanggang 20 pesos na taas presyo simula sa susunod na buwan. Tumaas din daw kasi ang presyo ng asukal at mantika. Ayon sa mga egg producers, problema nila ngayon ang supply dahil may ilang poultry farmers na nagbawas ng mga alagang manok dahil sa pagkalugi sa mahal na patuka. Kaya malamang, tataas pa raw ang presyo ng itlog pagsapit ng Disyembre. Ang pinaka-problema natin dyan is ang tagal bago mag-produce ulit yung isang hen. Pag nag-decide kang mag-load ulit, you need another 5 months. Ginagawa na naman daw ng paraan ng Department of Agriculture ang problema sa egg shortage. Tuloy na nakikipag-ugnayan doon po sa mga magsasaka, doon po sa mga producers natin at sa ating mga importers para po ay maiwan natin, we will be able to avert this scenario. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5.